ating text ay nasa 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 and number 14. Sabi po rito sa verse 13 and 14. Watch ye and stand fast in the faith. Quit you like men. Be strong. Let all your things be done with charity. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints, that ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us and laboreth. I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which was lacking on your part, you have supplied. So, purihin po salita ng Diyos sa umaga pong ito. Ang ating pong message for this morning is how to win this life. How to win in this life. Paano po tayo magtagumpay sa buhay na ito? Okay, so, dito po sa mga talatang binasa po natin, kung titingnan niyo po ito, para bang termino ito ng ano, termino ito ng mga sundalo, ito ay tono ng mga sundalo na bago po sila ipadala sa kanilang mga mission order, meron silang tinatawag na briefing and details of instruction. So ito yung pwedeng sabihin ng kanilang commanding officer. Kaya sabi po rito, watch ye, stand fast in the faith, and quit you like men, and be strong. So, sa umaga pong ito, bigyan po natin ng pansin ang dalawang talatang ito. Makikita din natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 3, sabi ito, and we are engaged in warfare. Mayroon tayong ano, kinakaharap na tigmaan. Also in Ephesians chapter 6 verse number 12. Okay? Alam natin ang ating captain of the host, ang Panginoon. He is our commanding general, commanding officer, ating Panginoon. And in Hebrews chapter 2, tutukoy din yung ating patuloy na pagtatagumpay sa Panginoon. So, sa umaga pong ito, meron pong mga ilang punto. Paano nga ba talaga tayo magtagumpay sa buhay na ito? Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, ay higit na pagtitibayin po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, una po, always be on guard. Always be on guard. Ibig sabihin po, lagi po tayong maging alerto, lagi po tayong mapagbantay. Sabi po dun sa verse 13, okay, sa ating text, watch ye. Watch ye. Kailangan po nating maging alerto. Okay. Ibig sabihin, lagi po tayong dapat gising, awake and vigilant, okay, mapagmatsyag. Okay. At anumang oras ay kailangan on guard tayo, dahil ang ating kaaway ay naghahanap lang yan ng opportunity, naghahanap lang yan ng panahon na pwede siyang umatake sa atin. So, napakahalaga po na bantayan po natin yung ating sarili. Maging mapagmatsyag po tayo, maging mapagbantay po tayo. Sapagkat, una, dapat tayong maging mapagbantay, dahil ang mundo, ang ating, ang mundong ito ay nagkakaroon ng unification para
tayo ay ano, tayo ay atakihin. Hindi lang ang mundong ito ang ating kaaway. Minsan sarili natin kaaway natin. Sabi doon sa ano, Romans 7:18, within our flesh, within, dahil nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, mayroon ng dalawang katauhan ang nasa atin, yung lumang pagkatao at bagong pagkatao. So kapag hindi po tayo naging mapagbantay, ay pwedeng sarili mismo natin ay kalaban natin, kaaway natin. And of course, ang number one na kalaban natin ay the devil, the world, our flesh, and the devil is our enemy. So, kumbaga, sa pamahalaan ay iba-ibang paksyon. May grupo sa Mindanao, may grupo dito sa Central Luzon, diba? May grupo sa Visayas na gustong atakihin ang ating gobyerno, pabagsakin ang ating gobyerno. Ganon din po ang ating spiritual na buhay. Kailangan tayong maging mapagpantay. Sabi nga sa 2 Corinthians, huwag tayong maging ignorante sa kanyang devices, sa kanyang mga instrument, sa kanyang mga galamay, sa kanyang mga kasangkapan para tayo ay gapiin, para tayo ay bumagsak. So pag sinabing always be on guard, wala pong pinakamabisang magbibigay sa atin ng kalakasan, hindi yung salita ng Diyos. Kahit ang Panginoon, siya po'y tinukso ng Diablo, but because of the Lord that is saturated with the Word of God, alam po natin na ang pinanglaban ng Panginoon against the bait of Satan is the Word of God. So, wala akong pinaka mabisa na panlaban po natin ay salita ng Diyos. So, when we say be on guard, always be on guard, dapat po ay hindi po nawawala ang salita ng Diyos sa ating buhay. Yan po ang higit nating kailangan. Okay. So, pangalawa po, okay, stand firm. Stand firm in the faith. Okay. Or stand fast. Hindi lang tayo mapagbantay, kundi magpakatibay tayo sa pananampalataya. Diba sabi sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast and movable, always abounding in the works of the Lord. So, oo nga, gising ka nga. Ikaw nga ay alerto. Nakikita mo yung in and out, kumbaga, ng iyong area of responsibility. Kaya lang ang problema. Mahina ka. Kaya kapag dumating yung panahon na umatake ang kaaway, kahit kita mo na ang kaaway, at kapag umatake ang kaaway, if you have not strong enough, if you have that firm faith, foundation of your faith, okay, madali po tayong magapi, madali po tayong matalo. So, hindi lang po tayo maging mapagmatsyag, maging mapagbantay po tayo. We must have spiritual conviction. Meron po tayo dapat spiritual conviction at manindigan po tayo roon. Doon sa alam nating ang salita ng Diyos ay tiyak. Kaya po, napakalaga po na pagtibayin po natin ang ating pananampalataya. Sabi nga doon sa 2 Timothy 3:17, stand fast. Stand fast in the faith. Talagang sa panahon po natin ngayon, ang kaibahan na lang natin sa mga tao ay yung uri ng pananampalataya natin. Iyon ang malaking ano,
pagkakaiba ngayon. The way you exercise your faith. So, it depends on how strong, how firm your faith it is sa pagharap po ng ating mga pagsubok, ating mga suliranin po sa buhay. So, hindi lang po tayo dapat maging mapagbantay, kundi sikapin po natin magpakalakas. Maging firm po tayo sa ating pananampalataya. In order for us to be firm in our faith, sabi po doon sa Hebrews, faith is the substance of things for. Okay. The evidence of things not seen. Okay. Meron tayong inner strength. Meron tayong panloob na kalakasan. At yun po ang dapat na tayuan natin, yung pananampalataya natin. Hindi pagka dumating po ang mga suliran, mga pagsubok, nagbabago na yung nagbabago na yung status, level, yung temperature ng ating pananampalataya. Dapat po, habang tayo po ay maharap sa malaking pagsubok, malaking suliranin, maging aware po tayo, maging mapagbantay po tayo. It's because there are times the devil is working for us to be destroyed, for us to be downed. At hindi lang tayo maging mapagbantay, yung ating defense, ating depensa, yung ating pananampalataya. Diba sabi, our faith through the word of God, mas nagiging, mas napapalakas mo yung, pananampalataya. Mas nagiging mapagbantay ka because of the word of God. Mas nagiging matibay ka sa pananampalataya because of the word of God. Marami po ang mga Kristiyano na hindi po ganun katibay ang kanilang pananampalataya. It's because they are not fully persuaded and saturated with the word of God. Kaya marami po ang nabibiktima sa atin. So, hindi lang po tayo maging mapagbantay, kundi tayo din po ay magpakatibay, magpakatatag sa pananampalataya. Pangatlo po, be like a man. Be like a man. Ibig sabihin po, tayo, sabi niya kanina doon, quit you like men. Tayo po dapat ay magpakalalaki. Diba? Ibig sabihin, talagang hindi lang tayo maging firm sa ating faith, kundi makita sa atin yung yung behavior na talagang kumbaga lalaking lalaki ka. Kumbaga, minsan pag ako po ay house to house soul winning, at may mga nakakausap ako minsan na mga young people na parang pakiramdam ko ay iba ang kilos, nagiging tapat ako sa kanya habang sinishare ko ang gospel. So, paano siya magkumilos pag magsalita ay para bang hindi siya tunay na lalaki. Kaya, kinukonfirm ko minsan. Kasi doon pa lang po sa actuation natin, sa expression natin, nakikita na ako talagang lalaking lalaki tayo. Pero there are times naman na yung mga nagkukunwaring lalaki ay lalaki, pero sa totoo lang, hindi mo pala totoong lalaki. So, sa ating pananampalataya po, in and out, inside and outside, sa atin po dapat ay talagang para tayong lalaking lalaki nga talaga. Okay. So, kapag para ang isang tao ay talagang, kumbaga, ang isang tayo parang maging talagang lalaking lalaki siya. Di po ba? Dapat po pumaan yan sa mga iba't ibang klase ng training. Parang sa pagpupulis din po. Itong mga pulis, ilang buwan po sila sa training field. Physical examination, mental examination. Pag sila'y pumasa, after how many months,
bago po sila i-deploy, pag sila po i-deploy na sa kanilang kanilang assignment, tulad po nung nakaraan, may additional po na 42 policemen dito sa aming probinsya. Sabay talagang sinubukan pa rin ng mga senior officer kung talagang fit ba sila to do their job as policemen and policewomen. Kaya sila po pinag-push up nila, pinag-push up, binubuhusan nila ng tubig. At lahat naman sila nakapasa sa ano, sa tawon, parang initiation rites ng probinsya, welcome rites. Lahat sila ay talagang pinag-jogging, pinag-push up. So, yun po ang kailangan, talagang masama, ano ka, masubukan ka kung talaga bang ready ka to do your job, do your responsibility. Ganun din po sa atin bilang Kristiyano. Hindi lang po tayo mapagbantay, hindi lang po tayo maging firm, maging strong sa ating pananampalataya, kundi napakahalaga na tumayo tayo bilang lalaking lalaki nga. Baga, mahirap minsan na ikaw ay nasa tamang edad na pero yung isip at kilos mo ay isip bata pa rin. So, hindi siya nagiging akma. Ganun din po tayo, bilang Kristiyano. Matagal na tayong Kristiyano. Matagal na tayong mananampalataya. So, habang tumatagal po ay lalong nagiging matibay tayo, nagiging lalaking lalaki tayo sa pananampalataya. And of course, pang-apat po ay do not rely on ourselves. Do not rely on ourselves. Depende. Huwag po natin sabihin talagang physically malakas tayo. Okay? Lalo po tayong dapat nakasandig sa Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa atin. Sabi doon sa verse 13, be strong. Magpakalakas ka. Ang kalakasan po natin ay kalakasan na gagaling sa Panginoon. Hindi kalakasan na galing sa ating sariling lakas, kundi lakas na nga mula sa Panginoon. So, isipin po natin na ang diablo, pag sarili lang talaga natin ang pinairal natin, hindi natin kakayanin ang kapangyarihan ng diablo. So we really need to rely not on ourselves, but we must always rely on the strength, on the power of the Lord, ang ating Panginoon. Diba sabi sa Ephesians chapter 6, for we wrestle not against flesh and blood. We wrestle not against flesh and blood, okay? But against powers, against principalities, against rulers of the darkness, rulers of the darkness of this world. So, hindi po natin matatamo yung tunay na tagumpay sa buhay kung tayo po ay nakadepende, naka-rely sa ating sarili. Lagi po nating alalahanin, sabi ni Paul, I can do all things. Magagawa ko ang lahat ng bagay through Christ who strengthens me. So, who strengthens me? Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya lagi po tayo dapat nakadepende sa magagawa ng Diyos, hindi sa magagawa natin. Pagtiwalaan po natin ang kamay ng Diyos. Pagtiwalaan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. At basahin ko lang po 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and 6.
Sabi po rito sa verse 5 and 6. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Our sufficiency, ang ating kasapatan, is of God. God is enough. God is sufficient for us. But without God in your life, you are not enough. You are not sufficient with your own selves. Ang Panginoon po ang ating kasapatan. Sabi po doon sa verse number 6, who also hath made us able minister of the New Testament. Not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. The Spirit giveth life. Okay. The Spirit give us strength, the power of God. So, alalahanin po natin na lagi po tayong dumipende sa kapangyarihan ng Diyos. Maging alerto tayo. Always be on guard. Maging firm po tayo sa ating pananampalataya. At tayo po ay magpakalalaki. Sabi ron, quit you like men. And of course, always remember, do not rely on ourselves. Huwag po tayo magdepende sa ating mga sarili. Laging yan sa kapangyarihan ng Diyos. Okay. Panghuli po, sabi po dun sa ating teksto, so verse number 14, let all your things be done with charity. Let all your things be done with charity. So, panglima po, love must be our regulator. Love must be our regulator. Ang pag-ibig po ang nag-regulate sa ating temperament. Okay. Pag-ibig po ang kumukontrol sa ating buhay, sa ating sarili. How do we deal other people? How do we face different trials? We must be regulated by love. Of course, that love is the love of God. Diba sabi po, the love of God is shed abroad within our hearts. Pag-ibig po ng Diyos. Okay. Baga sa kuryente po, mga gumagamit po ng computer, meron silang tinatawag na AVR. Yun pong AVR ang nagsisilbing regulator, kaya tawag siya kanya AVR. Ibig sabihin ng AVR, Automatic Voltage Regulator. Yun, AVR. Lalo na sa mga desktop na computer, nagfla-fluctuate kasi yung nagfla-fluctuate yung supply ng kuryente. So, pag nagfla-fluctuate ang supply ng kuryente sa desktop, sa computer, madali pong masira yung kadalasang masira yung power supply or yung board ng computer. So, para po hindi madaling masira, dapat po ay meron, gagamitan mo siya ng AVR, Automatic Voltage Regulator. So, pag meron siyang AVR, constant yon. Constant. Kung ano yung inilalabas niya, kung yan ay 220, as is yun, 220. Hindi yun bababa, hindi yun tataas. Pag yan ay 110, constant yun. Hindi tataas, hindi bababa. So, ganun din po sa atin. Sabi po dun sa verse 14 kanina, let all things be done with charity. Diba sabi nga, let all things be done in order. Dapat po lahat ng bagay nasa order. Diba?
So, lahat po ng ginagawa natin ay dapat ay ma-regulate ng pag-ibig. Love is the hallmark, the distinguishing feature of the Christian. Yun po yung distinguishing feature or remarks ng Kristiyano. Yung pag-ibig. So, lagi po natin ilagay sa ating puso. Sabi po sa John chapter 14 verse number 15, maliwanag po ang sinabi po rito sa verse 15. If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Okay? Ingatan ninyo aking sarili, ang aking utos. So, if we really love God, dapat po palagi nating iniingatan ang kanyang salita. Okay? In John 13, 34 and 35. John 13, 34 and 35. Sabi po doon sa verse 34, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved me, if ye have loved one to another. So, yun po. Message ng Panginoon sa atin. We must love one another. Lalo po tayo, mga miyembro ng simbahan, miyembro ng church. Iwasan po natin tayo yung nagkakagatan. Iwasan po natin tayo yung nagsisiraan. Iwasan po natin tayo yung naghihilaan pababa. Dapat nga po tayo yung nagtutulungan. Tayo po yung binabatan natin ang bawat isa. In the spirit of love. Sabi po rito sa talata natin. Let all things be done with charity, sabi niya. May pag-ibig. Kaya pag ikaw po naglilingkod sa church, hindi dahil meron kang naantay na benefits kaya ka gumagawa sa church. Dapat po, wala kang ina-expect na in return sa iyong ginagawa kaya ka gumagawa. But because of love, you do things for the Lord. Ginagawa mo yun para sa Panginoon. Dahil mahal mo ang Panginoon. Hindi dahil naghihintay ka ng kapalit. So, ang isang matagumpay na buhay po ay yan po'y dapat po ay maging mapagbantay. Always be on guard. Pangalawa po, para mas ma-experience po natin yung victory sa ating buhay, mahalaga din po na tayo po ay maging firm, maging matibay po tayo sa ating pananampalataya. At ganun din po, tayo po ay talagang tumayo tayo, magpakalalaki tayo. But always remember, huwag po tayong magdepende sa sarili natin. Lagi po tayong dapat nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos, sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi ka ng awitin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. So, If we really believe that God will give us a victorious life, talagang tumayo po tayo, magpakalalaki po tayo, huwag po tayong magdepende sa ating sarili. And of course, sikapin po natin sa lahat ng ating magagawa. Okay. Kasi, ang binanggit kasi rito, all things eh. Yeah? Binanggit dito, all things. Let all your things. All. Hindi naman some. Let some of the things be done with charity. Hindi naman some eh. Hindi naman half. Hindi naman 1/8. Hindi naman 1/4. All. Lahat po. So, ibig sabihin, 360 degrees.
ay dapat ang kabuuan nito, sikapin talaga natin na tayo po ay gumagawa ayon sa pag-ibig ng Diyos. At kapag ang bagay na ginawa natin, ayon sa pag-ibig natin sa Panginoon, diba sabi sa 1 Corinthians 15:15, your labor is not in vain in the Lord. So sa buhay po natin, sa kabila ng kinakaharap natin, walang pinakamatibay na magbigay sa atin ng pag-asa kundi ang Panginoon. Walang pinaka sure na magbibigay sa atin ng tagumpay kundi ang Panginoon. Pero siyempre may bahagi po tayo. Kumbaga sa boxing, kahit anong galing, number one sa buong mundo ang coach mo. Siyang pinakamagaling na coach sa buong mundo. Pero kung ikaw na boksingero ay hindi naman sumusunod sa iyong coach, mas magaling pa, parang pakiramdam mo, feeling mo, mas magaling ka pa sa coach mo, anong mararating mo? Hindi po ba? So ganun din po sa ating spiritual life. The best coach that ever a man may have is no other than the Lord. But always remember, our part, always be on guard. Lagi po tayong mapagbantay, mapagmatsyan. Stand firm on our faith. Pakatibay po tayo sa pananampalataya. Yan ang git magbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na magtagumpay. Hindi lang po yun. Talagang tumayo tayo, magpakalalaki po tayo. Sabi nga doon, warning, huwag lang tayong magdepende sa sarili natin. Once na nagdepende ka sa sarili mo, you rely on your own self. That's the beginning of your fall. That's the beginning of your career to be wrecked. Huwag tayo magdepende sa ating sarili. Rely on God. And lastly, ano man ang ginagawa, sabi nga, whatsoever things you do, do it for the Lord. Do it for the Lord and not for men. And there must be love. May pag-ibig po. So, maybe this message is short. Silang po ito. But I hope it encourages us to pursue more in life upang lalo po tayo magtagumpay. At nawa po ay makita po natin yung laging kagandahang loob ng Diyos. Sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Pagka wala po ang Diyos sa ating buhay, wala po tayong magagawa. So, for this morning, muli maraming salamat po sa inyo. May mga nagpahabol na mga pagbate. Tingnan lang natin po kung si Kikay Castronuevo, Joy Kikay, good morning po sa inyo. Charmaine Babaran Katabay, good morning. Analisa Lacuna, good morning po. Sa mga hindi po nabanggit mga pangalan, paumanhin po. Talaga, minsan nagpapatong-patong po ay si Chen. Si Chen, good morning. Okay. So, muli po, pag-pray niyo po ako kasi nilalagnat talaga ako. Bagaman sabi nga ng message natin, for us to win this war, kahit na medyo masama pakiramdam mo, you have to do what the right thing. And of course, I'd like to extend my heartfelt gratitude to our host, to our beloved Pastor Dr. Jess Marasigan, for allowing me to be a part of this program. I want to pray na lalo pong pagpalain ng ministry mo, Dr. Jess, and regards to Ma'am Banshee, okay, sa mga bata, regards po sa kanila. Thank you so much, and God bless us all. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Thank you.